Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ng ito, tayo ay magpa-flush ng coolant ng ating Hyundai Accent CRDI. Coming up! Alright guys, so nandito tayo sa ating engine. So ito yung ating radiator, no? Yung radiator cap, yung radiator ito yan. Itong malaking block na yan na nasa loob na ito ng front bumper. So ito yung ipa-flush natin, yung nasa radiator na coolant. Okay, so hindi naman natin maipa-flush yung nasa engine block kasi wala tayong access doon. Kasi ang thermostat nito ay nandito sa taas. Yan yung hose na binaklas natin nung nag-EGR cleaning tayo. Nandyan yung thermostat niyan. Hindi katulad ng Montero Sport, nasa baba yung thermostat. Kaya pagka binaklas natin yung thermostat, madidrain talaga yung coolant dun sa loob ng engine block. So ito, hindi. So ang gagawin natin dito, tsatsagain natin. Pa-flush tayo siguro 2-3 times bago natin ilagay yung coolant. So ang drain plug nyan, yung petcock nasa pagitan ng intercooler tsaka ng radiator, nasa pinakababa. Okay? So mamaya papakita ko sa inyo yan. Hindi nyo lang makita rito siguro kasi madilim, ano? So nandun lang yun, nasa likod lang nung radiator yung petcock, yung drain plug. Okay, so ito ay bubunutin na lang natin yan mamaya para ma-drain yung itong coolant dito. Okay, or pwede rin natin sipsipin ng turkey baster, depende sa inyo, di ba, para hindi kayo magkalat. So depende, meron naman tayong turkey baster dyan. So kung first time nyo guys na mag-flush ng coolant, mag-replace ng coolant, so itong video na ito ay para sa inyo. So kahit anong sasakyan, gasoline man, diesel, Hyundai, Toyota, Mitsubishi, pare-pares lang yan ang procedure, no? So mapanood nyo ngayon yung procedure, ito ay akma rin sa inyong sasakyan. Okay? So bakit ba tayo mag engine coolant flush? Kasi yung sasakyan na ito ay 5 years na rin, 2017 model ito, at yung coolant niya na hindi pa napalitan since na binili namin. So second hand ito, malamang naman na hindi pa ito na i-flush noon. Kasi 2017 ng model, 2019 namin nabili. So malamang hindi pa siya na flush. So ibig sabihin, yung coolant niya ay stuck pa. At alam natin, yung coolant ay over time nawawala yung kanyang capacity na magpa-cool ng heat, no? Na magpa-lower ng temperature. So kaya kapag yung inyo umabot ng 4-5 years, kailangan i-flush nyo na yan from stuck, di ba? Okay? Kailangan nyo na i-flush yan, palitan nyo na ng coolant. Kung ang sasakyan ninyo guys ay high mileage, siguro mga 2 years, pwede na yun, magpalit na kayo ng coolant. Kasi ito naman ay hindi naman to high mileage car. So nasa currently, nasa 20,000 kilometer pa lang ito. So yearly talaga ang pagpalit na ito, hindi by mileage. Okay, so pagkapalit natin na ito, siguro after 2-3 years, palit na lang ulit. Okay, so meron akong coolant flush sa Toyota Vios. Meron din akong coolant flush para sa Montero Sport. So kung ang inyong sasakyan ay Vios o kaya Montero Sport Gen 2, bisitahin nyo yung aking video na iyon, no? Para makita nyo kung paano ang pag coolant flush dun sa mga sasakyan na iyon. Pero basically, sabi ko nga kanina, pare-parehas lang yan. Okay, so ano yung mga kailangan natin para makapag-flush tayo ng coolant? Okay guys, so ito yung mga gamitin natin na produkto. So Prestone, yan ang gagamitin natin na coolant. Prestone Long Life Coolant Concentrate siya. Pag sinabing concentrate guys, ito ay hinahaluan pa ng tubig, no? So ang tubig natin ay distilled water. So bakit distilled water? Kasi kapag ka mga mineral water, purified water, yun ay may mga minerals pa. Pwede yung mamuo sa loob ng inyong engine kaya sa inyong radiator. Magkakosyon ng clog. Okay, masisira ang inyong cooling system. So mas maganda na gamitin nyo lagi ay distilled water sa inyong sasakyan. So ang capacity ng Hyundai Accent CRDI diesel engine ay 6.3 liters, no? Andyan sa inyong screen, 6.3 liters. Wala namang nakalagay dyan na specified na coolant na dapat na gamitin. So Prestone na lang ang aking gagamitin, ano? Itong Prestone ay kilalang brand yan. Sabi dyan, all makes and models, no? So lahat ng brand pwede. Okay, so basically this is green, green color, which is yun yung nandun sa ating Hyundai Accent, green rin na coolant. Okay, so 6.3, bali 3, tapos may 1 liter tayo dito. So kahit maubos natin itong 3 liters, okay na. Konti lang tayo, magtapap na lang tayo ng konti dito.
kasi 6.3 yung kalahati nun, 3.15. So magagamit natin ito pang flush, yung iba eh nasa engine block na mamaya. So pour na lang natin to sa pinakahuling flush natin, pinakahuling refill natin. Okay, so ano ba ito? Ito guys ay spill proof. Yan. Kung mababasa ninyo, spill proof coolant filling kit. Okay? So madalasan 'di ba pagka nagkukulan flush tayo, ginagamit lang natin funnel, ano nangyayari? Tumatapon ano? Tumatapon yung tubig, yung coolant sayang. Kaya mas maganda gagamit kayo ng spill proof coolant filling kit. Okay? So pakita ko sa inyo. Yan, ito siya, no? So, ito yung pinaka-funnel natin. Yan, ito yung pinaka-stopper natin. Yan yung pinaka-stopper. Tapos marami siyang mga adapter. Depende sa type ng radiator ninyo. So, meron ditong pang Montero, meron pang CRDI na Hyundai Accent. So, dami ng mga connectors na ito, guys, no? Malamang na may akma ito sa inyong radiator. Okay? So, pakita ko sa inyo mamaya kung paano ito gamitin. Alright? So, yung aking sasakyan ay naka-jack na. Pakita ko sa inyo, ha? Yan. So, makita ninyo, naka-jack siya, naka-taas siya. Though, sa Hyundai Accent, hindi naman na kailangan itaas, ano? Kasi maabot nyo naman yung drain plug, yung pet cap. Ang problema lang kasi, kapag ka ganun, tatapon yung coolant. At hindi natin malalagay yung ating oil drip pan doon sa ilalim kasi mababa siya. So, kailangan talaga itaas para masalo natin yung coolant, no? So, wag na wag kayong magkakalat ng coolant sa inyong garahe. Kasi, yan ay pollutant, ano? Pwedeng malaso ng mga pusa, aso dyan pag ininom nila. Okay? So, laging maging responsable pagdating sa mga fluid ng sasakyan. Okay? So, may video ako kung paano i-dispose yung mga fluid na yan, mga oil na yan, used oil ninyo. Panuorin nyo kung paano i-dispose yan, no? Huwag tayo maging pollutant. Okay, so simulan na natin. Ito yung ating drain plug. So nasa baba siya sa pagitan ng ito yung intercooler, ito yung radiator. Okay? Okay, so yan siya. So kung hindi mapihit ng kamay, gamitan nyo ng plier, no? Pero mag-iingat kayo kasi plastic lang yun. Alright? So buksan natin. Hintayin lang natin maubos tapos yung pag-drain, tapos balik natin yung drain plug. Ito pagbalik natin ito, fill up natin ng distilled water. So tapos na siya guys, no? So balik na natin itong pet cap. So, ito guys yung adapter niya, no? Itong dalawang ito. Okay, so pakita ko sa inyo. Kasi itong radiator cap niya, yan, magka-size yan. Okay? So, ito, itong rubber side, yun ang ilalagay nyo muna. Tapos, alagay natin to. Yan. Tapos yan, ilalagay na natin ito. So yan nyo lang bumula kasi lumalabas yung air sa loob. Okay? Pagkatapos na, maubos na, lagyan nyo lang ulit. Hanggang sa hindi na siya pumababa.
Makikita nyo guys, no? So hindi na siya bumababa. Para hindi matapon yan, lalagay natin tong stopper natin. Yan. Okay. So ibalik natin yung radiator cap. Tapos start natin yung engine. Okay, start natin guys na. Yan, so maya maya bubuksan natin yung aircon pagka medyo uminit na ng konti yung makina. Alright guys, so medyo mainit na siya. So open natin yung ating aircon. Todo nyo yung ano, yung hot side. Buksan nyo. So, bakit natin in-on sa hot side? Ginawa natin yan para mag-open yung heater valve natin, no? Para mag-circulate yung coolant o yung tubig na nilagay natin, maghalo siya dun sa heater core natin, no? So, hindi lang engine block yung nati-circulate na coolant at tubig, pati yung sa heater core natin. Okay? So, makita nyo dyan. Kapag ka nandito niya yung operating temperature, yung nasa gitna yung line. So, pwede nyo nang patayin yan, tapos i-drain nyo ulit, ano? So, yun yung first flush ninyo. So, para mapabilis yan, pwede nyo i-rev. Yan, pwede nyo i-rev. Or pwede nyo i-drive. Ngayon, mga 15 minutes, balik kayo sa garahe. Yan, siguradong nag-open na yung thermostat ng engine ninyo. So, importante lang, ma-reach nyo yung operating temperature para mag-circulate yung coolant sa engine bala papunta dun sa radiator. Okay? Alright guys, so nasa operating temperature na ating makina, pwede natin siyang patayin na, no? Okay? Shutdown na natin yung engine. So ang gagawin natin guys, so i-drain ulit natin yung ating radiator, buksan ulit natin yung petcock. Okay? Pero kung mainit ang inyong makina, huwag na huwag nyong bubuksan ito, no? Yung petcock, pag binuksan nyo na mainit ang makina, pwede naman yung kaya lang mag-iingat kayo kasi baka mapaso kayo. Okay? So mas maganda na palamigin nyo yung inyong makina, siguro mga 1 hour bago kayo mag-drain ng inyong radiator. Okay? So, lagyan ulit siya natin ng distilled water, okay? So, ito yung pangalawang flush natin, okay? So, pwede nyo itong gawin, guys. 2-3 times. Kung madrain ninyo ay medyo madumi pa. So, i-flush nyo lang ulit, no? Paulit-ulit ng distilled water. Tapos, pagka-satisfied na kayo, ang pinakahuling refill ninyo ay yung coolant na ninyo na-concentrate. Okay? So, paulit-ulit lang to. Hindi ko na kailangan ipakita ito. So, forward ko na kayo dun sa coolant na refill natin. Okay, so magre-refill na tayo. Tapos sa tayo mag-flushing, magre-refill na tayo ng ating Prestone coolant concentrate. Okay? So, since na may tubig naman sa loob yan, kailangan na maubos natin itong 3 liters na ito. Kasi ang capacity na ito ay 6.3. So, sana maubos natin ito. Tapos maglalagay din tayo ng coolant dun sa ating reservoir. Okay? Oh,
Okay, so itong sobra, lagyan natin sa reservoir. Alright guys, so ito yung mga nakuha natin dun sa flushing natin. So ito yung pinaka-coolant, stock coolant nya. So okay pa yun, no? Green to green pa eh. Tapos ito yung first flushing natin, second and third flushing. So makita nyo dito na halos, ano na siya, halos water na siya. Okay, so wala namang kalawang, walang mga ibang dirt na nakuha kasi bago pa yung ating sasakyan. Okay. Alright guys, so tapos na tayong mag-coolant flush dito sa ating Hyundai Accent. So, tinetest drive ko na lang siya. Kapag ka nag-coolant flush kayo, ganun lang. Kung ang concentrate ang gagamitin niyo, hindi yung premix, yun, iuhuli nyo siya. Okay, para makalkulan nyo tama yung amount. Okay, so kita nyo yung ating temperature gauge, hindi tumataas. So, kapag tinetest drive nyo siya, lagi nyo titignan yung temperature gauge. Ano? Kapag tumaas yan, ibig sabihin mayroong air sa system. Kailangan nyo pang i-bleed yun. Okay? So kapag mag-bleed kayo, kailangan lang na maalis yung hangin sa loob. Okay? Ayan. So okay na. Okay na okay ang ating coolant flush. So kung may question kayo sa DIY job na ito, lalo na kung iba ang sasakyan nyo, hindi Hyundai Accent, pero pare-pares lang yan, sabi ko nga kanina, pare-pares lang ng procedure yan. Mag-comment kayo sa baba, guys, no? At ako ay laging nagbabasa ng mga comments nyo, at hanggat maaari, sinasagot ko yung mga comments nyo. Hanggat alam ko, ano. Yan. So kung may question kayo about coolant flushing, coolant change, di ba? Message lang kayo sa ating comment section. Okay, i-message nyo ako sa FB page natin. Alright guys, so sana natuto kayo sa video na ito, nagustuhan nyo sana ang video na ito, at maraming salamat sa panonood at pagtangkilik sa Noah's Garage. Sa ulitin,